Alright, mga partner, good morning. Good morning again sa ating mga kapwa DXN leaders, no? So live tayo ngayon. Quick live para sa ating part 2 video nung ginawa natin ng mga nakaraang linggo, mga partner, no? So kayo ba ngayon ay mga naka-online? Kayo ba ngayon ay willing magkaroon ng dagdag kaalaman pa? So guys, mga partner, no? So ang pinaka-topic natin ngayon ay continuation noong paano maggawa ng vlog, paano mag-post ng vlog, paano mag-vlog post doon sa ating ginawang social media account o doon sa ginawa nating tawag dito vlog o website, vlog page. So sa so far sa mga nag-attend o mga leaders natin na nakasali o kasali dito sa ating group page na ginawa natin, no? Ang tawag ng ating group page ay Work From Home Community, kasi tayo yung mga mommies, daddies, no? Na nagtatrabaho, ginagawa ang DXN online, no? Kahit tayo ay nasa trabaho man, nasa office, nasa bahay, pwede nating magawa ang DXN. At isa nga po yung vlog na magkaroon ka ng sarili mong vlog, kahit na ito ay pre-domain, pero so far, magagamit po natin ito. Kung mapapansin mo, ang DXN Philippines ay meron din, ay ang DXN Management Official, meron silang DXN Funds. Okay po? So, DXN, pakita ko, dxnfunds.blogspot.com. Meron din sila. No? So ito yung vlog ng DXN Malaysia o DXN Management natin. Ito yung official vlog po nila. The same po doon sa ating ginagawa. So ito yung itsura ng design ng vlog po nila, no? Kung mapapansin mo, marami. So all of information nandito rin. Okay po? Yan, nandito lahat 'yan. Pinopost nila din dito maliban sa Facebook nila. Lalo na DXN Malaysia po ang nag-manage itong vlog po nila, no? So, ito yung isa sa vlog. So, may idea kayo, no? Then, isa sa mga ka-partner natin na nakagawa na ng sarili niyang vlog, naka-design na, no? Isa siya si She DXN to you. Sige nga, punta natin. Si Cheryl Sebdaluca. So, hindi ko po ito kagrupo, no? Hindi ko siya grupo. Sabi niya, base doon sa mga pinag-usapan natin, yung pinakita kong paano gumawa ng mag-design ng vlog, ito na yung resulta. Vlog po, mga partner. Kita niyo, ang galing, ang ganda. Okay po? So, sa kanya po ito, siya ang gumawa nito. Pinag-chat niya lang ako kani-kanina. Sabi niya, nakagawa na siya ng kanyang vlog. So, ito, may mga page na dito. Pwede niyo po yung dagdagan hanggang mapuno dito. Yung mag-exacto lang. So, home, ito yung home. So, ganito, ang mangyayari kapag ito ay kinapi-paste mo tapos pinag-kinapi tapos automatic pinag-paste mo dito, ito po yung mangyayari ganyan. Kaya I suggest na ang gawin mo ay huwag mong i-copy-paste direkta dito. Ang gawin mo, i-copy mo siya tapos magbukas ka ng notepad. Ito po yung notepad. So, nakikita niyo po itong notepad, mga partner. Yung notepad, dyan mo i-copy. Yan, may notepad ka dito. Ito yung parang scratch paper mo, notepad. Halimbawa, kailangan mo ito, no? So, ito yung i-copy mo, tapos, copy, dito mo muna siya i-paste. Yan ang advice ko, no? So, nandito na siya, di ba? Yung content. Tapos, i-copy mo uli. Yan, i-copy mo siya uli para hindi mangyari ganyan, no? Ang pangit. Copy mo siya uli, saka mo siya i-paste dito. So, nag-gets niyo po ba? About DXN. So, kasi pag direkta galing yun doon sa main source, halimbawa sa DXN, main DXN website mo sa kinuha, tapos direkta mo siyang kinapi-paste dito, ayan talaga ang magiging resulta po niyan, mga partner. Ganyan siya. May background siya. So, dapat ang background niyan ay hindi ganyan. Transparency dapat yan ganito. Oh. So, pero kinopya mo, kasama ang background po niyan na white. So, malamang dito yung kinuha ni partner. So, ang ginawa niya,
Kahit sa Facebook, basta some source, huwag mong i-direkta i-copy-paste po dito sa blog. I-copy-paste mo siya dito muna. Pag mga text, lalo na mga text, dito mo siya i-arrange. Pag na-arrange mo, siyempre, ganun-ganun mo siya, na-arrange mo siya, saka mo na siya i-copy-paste, saka mo siya i-paste. Yun ang partner. Yan ang ano ko, yan ang comment ko dito, no? So, pwede mo man yan ma-edit. Burahin mo lang siya, ulitin mo lang, i-edit mo lang yan, ibura mo. Okay, yung page mo na ito, page, decks, and page. First page. Second page, Ganoderma. Tingnan natin, no? So, video ang ilagay niya, okay yan. Video ang ilagay, okay po yan, no? So, yan ang about sa Ganoderma. Pwede, no? So, testimonial, pwede ka dito maglagay ng mga testimonial, no? Yan. So, my health, wealth, oh, okay ah. So, my health, wealth, travel. So, kinopya niya talaga yung akin, na ano, itong aking page. So, ang page ko, di ba, yung sample ko noon, kasi hindi ito eh. Iba ito. Ang ginawa ko, di ba, DXNB call, yan ang sample ko sa inyo. Yung nagte-training tayo about sa paano gumawa ng vlog. So, ito yon. No? So, ba parang kinopya niya ito. So, hindi pa tapos si partner. So, pwede yan. Dahan-dahan lang, pwede mo siyang maano, madahan-dahan, malagyan ng mga content. So, ito yung kinopya ni partner. May testimonial sa dito. Yan. So, dapat pag-clinic, may label ka dito. Pag-clinic, mapupunta sa label. Bawa, clinic ko to. So, lahat ng may kinalaman sa wealth o success story, yan. So, papakita. Ito na yan. Yun yung mga blog post mo. Okay po? So, yun ang, wealth. Click ko nga. Success story. Tama, no? So, yan. Tamang-tama ang kinuha ni partner. So, yan. Basta pag nag-post ka, ang label mo ay, yan, parang ganito, success stories. Yun, oh, meron si partner, travel, health testimony, yan yung label. Okay po? So, blog archive, nandito siya. Okay? Okay, tama, no? Tama ang ginawa ni partner. So, ang comment ko lang dito, yung pag-copy-paste ng mga text na galing sa ibang source, ibang website, huwag mong idirekta i-copy-paste dito. No? I-copy paste mo siya dito sa notepad. Bukasan mo yung notepad. Kung computer gamit mo, hindi mo alam, search mo lang dito sa search area. Yan, type mo lang dyan dito, notepad, no? Notepad, yan. Yan, lalabas siya dito. Ito yung notepad, yan. So, yan ang ibuksan mo. So, minimize, maximize mo lang yan. Nandito lang yan nakabukas. Kasi anytime na may mag-copy paste kang text, minimize, maximize mo lang siya. Okay po? So, yan ang isang technique o tip ko pag nag-copy-paste ka ng mga text galing sa ibang website. Huwag na huwag mong idedirekta na i-copy-paste dito ha. Paulit-ulit ko yan ha, mga partner. Okay. So far, isa pa lang nag-share ng kanyang ginawang blog, no? Website blog ni partner Cheryl, no? So, hindi ko ito kagrupo. Ibang grupo siya, pero so far, magagamit mo po ito para i-position yung sarili mo sa online world, no? Pagandahin mo lang, lagyan mo lang siya ng mga content at mga iba-ibang mga blog post. Every other day, maglagay ka na mag-commit ka sa sarili mo na mag-blog post ka every day kung kaya mo or every week, no? So, every weekend, pwede yon. Ang importante, consistent po tayo sa ginagawa natin, no? So, pwedeng-pwede yan. Okay? Now, gagawin natin, paano ka mag-post ng mga picture mo? Let's say, may mga picture ka ng mga, ano? Ng mga seminar mo, mga training mo, pwede po yun, no? Pwede ka maglagay ng picture. So, basta yung picture mo ay nakasave na sa computer. I-save mo muna sa gadget mo or sa computer mo po, partner, no? So, pwede po yun. So, ang gagawin natin ngayon ay, paano naman, Mark, maglagay ng post, kunyari mga picture. Yan. Kasi mga nilagay natin dito, mga text or mga images, ay mga videos pala. So, una mong gawin, mag-sign in ka uli doon sa Gmail mo. No? Sign in muna tayo, yun ang lagi mong tatandaan. Mag-login ka muna sa Gmail account mo na ginamit mong, ano, ang ginamit mong tawag nito? Gmail. So, yan, sign in. Tapos, tuloy-tuloy na tayo, ano? Tuloy-tuloy na tayo. Wala nang introduction kasi kilala nyo na ako, di ba?
So, tinutulungan ko lang kayo para mag-refresh. At kung kayo may idea na, so pwede kang gumawa in your own. Pero pag wala pa, so paulit-ulit mo lang panoorin yung video ko nung nakaraang video training natin. So, ito yung ginamit kong Gmail, ano? Sa paggawa ko nung vlog natin nung nakaraan. So, yan din ang gagamitin mo. I-login mo lang yan para mapunta ka sa dashboard. Yan. Ito yung ginamit ko, di ba? So, ito yon. So, may dalawa. Alin nga ba dito? Ber, i-click ko lang. Kung alin ba talaga. Ah, hindi ito. Baka itong isa, no? Ber, view blog. I think, iba ito. Iba siya, no? So, iba ito, hindi ito ang ginamit kong sample nung tayo ay nag-usap-usap, no? Pero kung mapapansin mo, so, meron din ako mga ibang vlog na ginawa na noon, mga noong araw, gamit yung Gmail ko. So, yan ang itsura ng vlog, no? So, plain lang, plain white lang siya, no? Ang design. So, gusto kong malaman, alin yung ginamit ko. So, I think, add tayo ng bagong ano, hindi ito yung DXNB call. Ka DXN ito eh. So hanapin mo kasi ang dami ko kasi yung Gmail mga partner, iba-iba. I think ang ginamit ko dito ay kita mo yan, dami kong Gmail. Baka itong IOC.com at gmail.com. Tingnan ko ha. Kung nandito yung Gmail na ginawa ko. O blog post. So, sige nga. So far, sino po ang online? Sige nga, pwede po kayo dyan mag-comment. Nandyan na ba kayo ngayon? Okay. Oy, naka-online. Hindi ko nabasa, no? Ngayon ko lang nababasahin. Naka-tune in pala sila Ate Merle. Olivia, si Carino, no, si Jen Magsino. So, thank you Sir Mark. Partner lang po Ate Merle. Partner lang, okay na. Mas maganda at pakinggan. For updating a very nice blog post for our DX in Worldwide Marketing Tools. So, dagdag kaalaman lang ito sa mga gustong mag-aral paano gumawa ng simple blog pero sarili mo, no? Sabi ko nga, may sarili akong blog. Marami kong blog na ginagawa. Pero yung katulad nito, oh, yan o. Oh, di ba? So, pwede yan. Yan yung ibang isang uri kong vlog, no? Na ginawa noon. Okay. So, ito wala pang vlog dito. So, ibig sabihin, pag wala, hindi ito ang ginamit kong account. So, I think... Sige. I think yung aking pinaka-channel, no? Aber, itong kay Erich. Gamitin ko yung web Gmail ni Erich, no? Kung alin yung Gmail mo na ginamit nung ikaw ay naggawa ng iyong blog, yun din ang gamitin mo, no? So, I think hindi rin ito. Pero may blog din si Erich. Yan, no? Ginawan ko din siya ng sarili niyang blog. So, view ko lang, no? Yan ang blog ni Erich. View ko lang. Yan ang design ng blog niya, no? So, mga ginagawa ko yan sample before. Okay po? Yan ang itsura. Pero, hindi ito ang mga... Hindi yun ang email kong ginamit, no? Hanapin ko yung ibang email natin. Okay. Ah, ito baka itong Mark Takorda TV at Gmail, no? Ayan. Marami kasi akong mga Gmail partner, no? So, dahil ang gagawin natin ay magpo-post tayo ng ano? Ito ba 'yon? I think ito 'yon, no? A ver. 'Yon, ito. Okay, DXNB call. Ibig sabihin, ito 'yung ano ko pinaka dashboard.
So para mamunit, maano ko siya, ma-identify, pwede mo punta ka dito sa setting, no? Babaguhin mo yung para makita, ma-identify mo ito. Setting. Pagdating sa setting, ito yung title. Click mo lang dyan. Lagyan ko siya ng parang identification ko. Yan, Dixon Bicol. So, ibig sabihin, pag nakita ko yan, yan o. Ibig sabihin, malalaman ko, ah, ito yun. Yan, Dixon Bicol. Ito na yan. Kasi ito, ibang Gmail ang ginamit ko dito. So, i-close ko na to para ito yung nakalagin, no? Yan. Okay po. So, pag mag-i-edit ka ng page, click mo lang itong page. No? Let's say ito, mahaba. Tatanggalin mo ang Losidom, Ganoderma lang. Pwede na, para maiksi. Para hindi siya mag-consume ng maraming space at marami kang magawang mino. So, mas maiksi, mas maganda. So, paano? Yan, libawa, yan, no? Yung kay partner, ang ginawa niya ay Ganoderma Losidom. May Losidom pa, di ba? Ganon. Losidom. So, i-save ko siya ngayon, no? Pakita ko, i-save ko. Tapos, papakita ko. Yan, pag nirepress mo siya, di ba? Hahaba siya, magkukonsume siya. So, katulad na yung kahit ginawa ni partner Cheryl, so, paano mo gagawin? Pagka-login mo, ganito ang bubungad sa'yo, nandito ka agad. Malamang, post, no? Ganyan. So, punta ka agad sa page. Ito yung page. Click mo yung page, no? Tapos, punta ka sa Ganoderma Losidom page. Click mo ito. And then, yan. Pwede mo nang burahin itong Ganoderma. Pag nabura mo, na-edit mo siya, make sure, click mo itong update. Yan, make sure. Antayin mo siyang mag-save, lalabas siya dito sa ilalim. Na save na siya. Tapos, ito yung live, i-repress mo siya. No? Repress ito. Paikotin mo, yan. Balik siya sa dati. So, ganun, no? Para may idea kayo pag paano naman kung i-edit ko ito, no? Sige. Additional knowledge, especially for us beginners, sabi ni Ate Merle. Okay. Olive, sabi ni partner Olivia, good morning, partner. Pwede po ba CP lang? Kapag magde-design ka ng vlog, kailangan naka-computer ka. No? Pero kapag magpo-post ka na, post ka na lang ng post, okay, cellphone na gamit mo, pwede. Kasi may app. May vlogger app po ito. Pero make sure, itry mo. Pwede rin. Itry mo, gamit mo ay vlogger. Punta ka lang sa iyong Play Store. Pero hindi mo kasi makikita ang mga ganda ng design. So I highly suggest na pag magdi-design ka pa lang, ang gawin mo, computer muna. Pwede ka makihiram, pwede ka magrenta sa mga coffee shop, computer shop, no? Para mag-design nito. Pero siyempre, magagastos ka noon. Dagdag expenses mo yun, no? Pero worth it yan kapag nakadesign ka ng ganito. Pag nakadesign ka na, later on, post ka na lang ng post. Ang gawin mo para maganda, punta ka sa Blogger. Blogger app. Yan. Punta ka. Hanapin mo yan sa iyong Play Store. Ganito ang itsura. Tapos, itry mo mag-design kung kaya mo mag-design. Ganito itsura niyan. Using mobile phone kasi kung wala kang laptop, computer dapat maganda, no? So, ganito makita mo, Blogger. So, click mo yan, tapos mag-login ka gamit yung Gmail mo. Tapos, try to start designing your blog. Okay po? So, pwede yan. Pwede. Pero ang suggest ko kasi, para makita mo yung ganda ng ganyan, kasi baka sobra-sobra, hindi mo makita yung ganyan. Kasi pag naka-design ka na kasi, that's the time na mag-post ka na gamit yung app na ito. Dito ka na magpo-post sa app na ito ng Google Blogger. Powered yan, ano, pag-aari yan ng Google. Produkto yan ng Google, no? Kaya libre siya. So ngayon, pag magpo-post ka na ngayon, let's say picture, balik ka lang sa pinaka-dashboard mo, ito yung dashboard mo, no? Yan. Ito yung control, mga control ng blog mo, ng website mo. So, ito yung parang website builder editor mo, website builder mo. Ito, may pages, may layout, may post. Ito yung post. O, yan yung mga post mo everyday. Nandyan, dadami yan, no? Ito pa lang yung post ko. Now, kunyari, gusto mo mag-post ng picture. Ngayon, may post yung mga grupo ko sa Bicol. May house meeting sila ito, no? Let's say, maraming post, di ba?
So kailangan nakasave mo na ito sa computer. No? So paano? Paano ka naman mag-save ng picture? So kailangan palakihin mo muna, i-right click mo siya, save as, saan mo siya isi-save? O hanap ka kung saan folder mo siya isi-save. No? Sa akin dito lang, no? Okay. DXN Bicol 1. Parang ganon, no? So, alin pa? Limbawa ito. Yan, si partner Chris. Right click, save image as, di ba? Tapos, DXN Bicol 2. Alin, baliwa, ganyan, no? So, lalagyan mo yung file name para alam ko kung saan siya hugutin. Okay, now, nasa computer mo na siya, nasa cellphone mo na yung image. All you have to do is, go to post. Ito yung post. Click mo ito. Ang ipopost mo ngayon, picture, no? May mga pause meeting ka, may training ka, may seminar ka. Ipost mo dito sa vlog mo. So, ito yung vlog natin. Kita mo, ito yung vlog. Diba? Yan yung latest vlog natin. Latest na mga post natin, di ba? Yan yun. Okay po. So, now, gawin mo, punta ka sa post, then click new post. Click new post, tapos, ano yung tab, ano yung connection, anong connected ito? Sabi dito ni partner Rose Ann, business meeting with partner Joseph Plaza. Okay. Okay, ayan ang itatitle natin. Okay, house. Halimbawa, house meeting with Jose Plaza. Ayan yun, di ba? Tapos, click mo dito. Tapos, yan, maglagay na ako dyan ng paunang parang ganyan. Tapos, nandun. Kasi, pwede mo yan lagyan ng parang ano, call to action, no? Lalagyan mo siya ng call to action sa ilalim. Now, kailangan nakasenter. Pwede mo siya isenter, ganyan, kasi picture siya. Nandyan na, nandyan, yung cursor mo nandyan. And then, click mo itong image, upload from computer. Diba? From computer. O, from cellphone, from gallery. Okay po? Then, choose files. Hanapin mo na yung picture na ipopost mo. So, ito yon, no? Dalawa, sabay ko na yan. Okay? Then, open. Para sabay na yung pwedeng pa isa-isa, pwedeng sabay, pwedeng lima, sampo, mga picture, shift. Si-shift mo lang, ano? Hold shift, and then, ano mo, i-click-click mo yung mga picture. So, siguro alam na yan ang mga nagagamit ng computer, no? Paano mag-ano? Then, select. Yan. Kung mapapansin mo, maliit siya, no? Kaya ang ginagawa mo yan, isa-isa mo siyang ipapalakihin na hindi naman siya mag hindi naman siya magsobra dito. Sa ito yung kasi yung ano, yan kasi yung sukat ng ano mo ng page. So paano? Maliit yan. So kailangan mo siyang medyo scratch. I-highlight mo siya pag nakita mo to ganyan, parang ganyan, no? Yan, bitiwan mo na. Yung isa naman, i-scratch mo siya ng konti, press, tapos ganyan. Tapos, ito na yung call to action mo. Yan. Itong call to action ko ilalagay, parang ganito. Bahala ka kung anong call to action mo. Ang sa akin dito, parang book online now. Yan, parang ganyan. Tapos, ilalagay ko siya ng another button. Yan, button lang. Pwedeng button, pwedeng text. Tapos punta ka dito sa may folder ako niya, ano, mga buttons yan. May mga buttons folder ako dyan, naka-ready na yan. Para anytime, pwede ko siyang gamitin, no? Yan, pwedeng ito, no? Click here to make a booking. Pwedeng ganyan. Aber? So, depende sa iyo kung ano yung call to action mo, no? Sa akin, ito. Yan. Pwedeng ito, palakihin mo siya. Dito siya sa itong letter T. Kung wala kang ganito na mga button image, pwede naman nag-text lang. I-right click, i-highlight mo siya ng ganyan. Ito yung kadena, insert. Lagyan mo siya ng link. Para pag-click next, saan siya pupunta?
sila pupunta sila pag dito fb.com/mctakorda. Pupuntahan niya ay aking fan page na booking link para mag-book sa akin, no? Parang ganyan yan, shortcut yan. Okay po? So, ganyan siya, ganyan lang siya. Kung wala kang button, okay po? Pwede mo siyang enlargest and then bold. Ito yung bold, yan. Kung may button ka na katulad yung sa akin, pwede i-right click, i-highlight mo siya sa taas, nandito, insert link, alisin mo yan, open this new window, tapos itatype ko ulit dyan yung link ng fb.com/mctakorda. Okay, so yan yun. Diba? So yun ang gusto kong ipagawa. Ayan, call to action ang tawag nyan. Then apply. So yan yung mga picture. And then, dito, pwede mo siya, okay, ang label ko dyan ay viral team. Kasi viral team yan eh. Viral team Bicol. Yan. So yan ang label. And then, post, publish. Yan. Don't, huwag mong kalimutan na i-publish. Then confirm. Yan na, di ba? Yan na yung post. Yan, o. May ito yung post mo ngayong October 5, di ba? September 19, yung last post natin ito. May picture yan dito. Publish, October 5. And then, ang gawin natin, gawin mo, i-refresh mo to. Pwede ka dyan mag-click kahit ano, basta balik ka sa home. Pwede click. Yan, o, di ba? So, kung mapapansin mo, ito na yung pinost mo. So, gets? Na nakukuha nyo, nasusundan nyo paano mo ipopost dito yung mga picture mo. Okay po? Now, okay. O, ito na yung pinaka, ano natin, pinaka tawag nito. Last post, post ngayong October 5, yan. May picture dito, yan. Now, pwede kong gawin dito, itong home,